Maraming mga sundalo ng Russia ang kusang sumuko sa Ukrainian army dahil hindi sila pabor sa paglusob ng Russia sa Ukraine. Marami sa mga sundalo na yon ay nakapagdesisyon na tulungan ang Ukraine na kalabanin ang Russia. Gumawa sila ng sarili nilang grupo at tinawag nila itong Freedom of Russia Legion. Siguradong mapipikon na naman si Putin pag nalaman niyang ang sarili niyang mga sundalo ay nagrebelde laban sa kanya. Ayon sa leader ng grupo, ang goals daw nila ay ang tulungan ng Ukraine na matalo ang Russia sa gera at pagkatapos nun ay ang pabagsakin ang gobyerno ni Putin. Ang watawat na ginagamit nila ay ang white-blue-white flag na dinisenyo ilang araw pagkatapos lumusob ng Russia sa Ukraine. Isa itong simbolo ng oposisyon sa gobyerno ni Putin. Ginagamit din ito ng mga anti-war protesters sa Russia. Ngayon ay dumating na ang Freedom of Russia Legion sa Donbas, kung saan tutulungan nila ang Ukrainian army na kalabanin ng militar ng Russia. Motivated talaga ang mga rebelding ito dahil pinaglalaban nila hindi lang ang kalayaan ng Ukraine kundi ang kalayaan din ng Russia. Tapos patuloy pang nadadagdagan ang bilang nila dahil nakukumbinsin nila ang iba pang mga sundalo ng Russia na sumuko at sumali sa kanila. Maraming mga Russians ang galit kay Putin dahil hindi nila gusto ang pamumuno niya. Napakasama ni Putin at marami sa mga Russians ay galit sa kanya dahil dun. Korap si Putin at lagi niyang dinadaya ang eleksyon sa Russia, kaya lagi siyang nananalo. Mahirap ang buhay sa Russia at maraming mga Russian citizens ang galit sa gobyerno nila dahil dun. Walang kalayaan na magprotesta sa Russia. Inaaresto ni Putin ang mga Russian na nagsasabi ng mga bagay na hindi niya gusto. Kaya naman, hindi nakapagtatakang maraming mga sundalo ng Russia ang sumuko kagad sa Ukraine sa simula pa lang ng gera. Ang mga sundalo na to ay alam na nagsisinungaling si Putin. Hindi gumana ang Russian propaganda sa kanila. Kung sa Russian army ay merong mga sundalo na nagawang kumampi sa Ukraine at magrebelde laban kay Putin, malaki ang posibilidad na meron na ding mga Russian citizens sa loob ng Russia na nagre-rebelde laban kay Putin. Siguro ay sila ang nagsabotahe sa ilang mga importanteng infrastructure sa Russia na nasunog, tulad na lang ng power plant sa Sakhalin Island. Ayon sa isang top Ukraine official, meron din daw Freedom of Russia Legion sa loob ng Russia. Kung lalago ang grupo nila sa loob ng Russia, isang malaking problema yon para kay Putin. Inaatake na nga ng Ukraine ang Russia, tapos meron pang mga rebelde na sumasabotahe sa mga infrastructure, kaya mas lalo talagang humihina ang Russia. Wala nang pag-asang manalo si Putin.